kami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen. At may pusong babae. Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil re-need natin yung sa Panban, at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan, kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? Do you support this? The move to? Stricter visa rules. Let me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan na nanggagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, eh nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay tiyakin natin na talagang tama naman sila, at saka huwag sila nagtatanggap basta nakapasok na sila, magtatanggap sila na Pilipino sila. Eh maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-basea, hindi marunong mag-salita ng Pilipino. At saka hindi walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kongis, yung student visa. Isa pa yun. Abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa, o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa, at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila, yung mga ganong klaseng ito, yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, huhulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. Sir, matulong po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban na Mayor Alice Ubo. May directives po ba kayo to sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil re-need natin yung sa Panban, at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan, kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mas possible future plans as for? Future plans para hindi na Hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh.
Eh hindi nga natin, hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung mga ng mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit ano, nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta't mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, eh talagang tignan natin na mabuti. So, nakikita yung may risk ng malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti. Pero may possibility ng ganyan. Malamansyon naman ang mga villa kung saan naninirahan ang mga puganteng nagtatrabaho sa Pogo. Kumpleto sa muebles ang mga ito, fully air-conditioned at mayroon pang Olympic-size na swimming pool. Ang mga kwarto, mayroon pang playpen at crib para sa mga bata. 13 villas ang nasa loob ng compound na ayon sa PAOK, tinatayang aabot sa kalahating bilyong piso ang halaga. Aminado ang PAOK na maraming hamon ngayon sa pagsawatan nila sa mga Pogo, gaya ng malalim na koneksyon ng mga ito sa lugar. Kaya panawagan ngayon ng mga senador, ilagay na sa preventive suspension ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na umano'y sangkot sa operasyon ng Pogo firm, gaya ni Bamban Mayor Alice Guo na una nang itinanggi ang mga paratang. Eh, mga seryoso at mabibigat na tanong na kailangan talagang sagutin ni na mayor, no? Bilang local chief executive dito sa Bamban, pero bakit ganitong klaseng mga pangyayari ang naganap laban dun sa mga biktima, survivors o empleyado dito? At syempre, may epekto kahit papano sa kabuuang populasyon ng Bamban, mga constituents nila. Sa 4 na Pogo hubs na ginalugad at tinulungang i-raid ng PAOK sa iba't ibang bahagi ng bansa, karamihan sa kanila, mas marami ang mga dayuhan kaysa Pilipinong nagtatrabaho. May mga pugante at talamak ang krimen gaya ng human trafficking at pang-aabuso. Ang ilang Pilipinong na-rescue, palipat-lipat lamang din umano ng pinapasukang Pogo. Yung iba na pupunta sa mga online lending applications, napapansin din natin na may mga tendency din to do scam. So, yun nga po ang kinakatakot din po ng PAOK na baka dumating ang panahon na yung mga scammers po homegrown na. Kasi nagkaroon ng technology transfer ng scamming, yung Pilipino na yung mamuhunan, sila na rin ang mga bosses. Pagkakasamang ininspeksyon ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Teveros, Senator Sherwin Gatchalian at mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ang Baofu Compound kung nasaan ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac na niraid noong Marso. Ipinakita sa mga senador ang mga opisina kung saan ginagawa ang iba't ibang scam. Dito tumambad ang ilang SIM cards na ginagamit para sa kanilang panluloko.